Yan na si Sir Barok, bababa na siya. Na, bilisan niyo ni, hindi niya nakakayanin. Oh, alay. Ako alalay. Oh. Wait a minute. Okay, malapit ang matapos mga ideas, susukatin muli. Matapos, ito na lang, pinakalas ng mga ideas. Matapos ito, iaanda na ni Uncle Barok yung mga wirings ng pin light natin dito. Okay, para sa mga shout out natin si Mark Inosanto. Ayan, shout out kay Nrotas Yosamid. Shout out kay Hanik Buhay. Shout out kay Russell D. Ark. At shout out kay Joe Patrick Arce. At sa DMCI Company. Ayan, shout out po kay Boots Usana from Swal, Pangasinan. At shout out kay Maya Ko Vlog from Kuwait. Ayan, shout out po sa inyo mga ideas. Shout out din natin si JR Ray, tapos shout out kay Mixbox na pinapa-shout out niya si Sir Barok at yung mga taga-Mangaldan. Ayan. Shout out kay Rangers Love TV from Taguig. Ayan. So yun po, maraming salamat po sa panonood niyo mga ideas. Okay, sa pagpapatuloy ng video, magka-cut ulit tayo ng gagamitin natin 30 cm. Ganun dapat ang mag-assist, no? Ayan, no? Dapat yung hawakan yung ano, kasama. Baka mamaya mag-iba. Oo. Ngayon. Tayo po ngayon ay puputol ng kornisa. Yan. Puputol tayo kasi tayo po ay magkakabit mamaya. Anong tawag dyan na saan eh? Kornisa. Kornisa. Tapos may guide kayo. Pang 45. Accurate yung pagkakaputol. Na pala mga ideas, tayo po ay gagamit ng builder's band. Ito. Construction adhesive. No nails. Samahan nyo kami mga ideas na gamitin itong builder's band sa pagkakabit sa mga kornisa. Galing sa Pioneer Pro, meron po tayong ganitong size. Meron din po tayong builder's band na nakasashay. So kung hindi naman ganun karamihan yung inyong gagamitin, pwede po kayong gumamit ng ganito. Sa paggamit naman po nito mga ideas, kailangan nyo ng silicone gun para dito. Ang builder's band po mga ideas ay nagagamit ito sa mga kahoy, sa simento, at sa pangbakal din, pangsalamin. Halos lahat po ng kailangan sa construction, magagamit nyo po ito sa pagdudugtong na hindi na nangangailangan ng screw at ng pako. So yung mga instructions po nito kung paano ginagamit, nandito na rin po kung sakaling bibili kayo ng ganito. At yung link kung saan kayo makakabili at ng website nila ay ilalagay ko dyan sa description below. So check nyo po mga ka-ideas yung kanilang Facebook page at saka ng website nila para malaman pa po ninyo ibang mga detalye kung paano kayo makakuha nito. So ngayon, pagpatuloy natin yung paggamit nito. Kailangan mo ba ng pang-design para sa trabaho o personal na kagamitan para magpaganda ng bahay ninyo? Heto po ang designing tools na magagamit ninyo para gawing texture ng kahoy, ang semento, bakal, at tabla. Gamit ito. Meron po tayong malaki at maliit na size na magagamit po ninyo depende kung saan nyo gagamitin. Sa mga gustong umorder, mag-message po kayo sa ating Facebook page para ma-deliver po namin kaagad sa inyo. Ano pang hinihintay nyo mga ka-ideas? Order na! Heto naman po yung ating design ng kornisa. At kailangan, naka-ready na po ito na naka-45.
para pag nagdikit na, pinagdikit natin yung eskwala dun sa may kanto, maganda yung pagdudugtong. Okay, testing muna tayo mga ideas bago natin gamitan ng builder's band para sigurado na pagdikit natin. Ito po ang builder's band mga ideas is solvent based. Tapos ito po yung ginagamit sa mga wood, concrete, cement boards, metals, masonry, ceramics, and glass. At pag gumagamit kayo ng ganito, nababawasan po yung paggamit ninyo ng screw at ng mga pako. So para mas malinis tignan. At saka nagustuhan ko rin dito mga ideas is yung proseso ng paggamit dito, kailangan hindi bababa sa 24 hours na bago alisin yung clamp. So kailangan mayroong support pa rin mga ideas na kailangan pa rin ng clamp sa magkabila, sa dulo kung saan yung gagamitin to para mas makapit, pero dapat hindi bababa sa 24 hours bago alisin. Kung sakaling mga yung mga sumobra din mga ideas na tumigas, hindi yung lihain. Tsaka makikita nyo rin dito yung mga pictures kung saan ito ginagamit. At tsaka yung mga iba pang detalye, makikita nyo rin po dito. Kung may mga tanongan din po kayo, pwede nyo pong bisitahin yung kanilang Facebook page at ang website nila na Pioneer. Okay, lagyan natin ng builder's band. Unahin natin itong sachet, 100 grams. Dito lang sa side mga ideas ang ating lalagyan, magkabilaan yan. Kasi magiging bakante lang po ito, nakaside kasi yung paglagay natin ng cornisa. Pwede nyo rin po itong gamitin mga ideas sa, ano, sa mga metal works pag gusto nyo magkabit ng salamin, yung mga ganong mga bagay. Tsaka kung ang pinakaano kasi nito mga ideas, kung ayaw nyo makita yung trabaho ninyo na may nakalagay na pako, mga screw, pwede kayong gumamit nito para malinis tignan tulad yung ginagawa ni Kuya Barok. Ang ginagawa nyo? Gagamit din po tayo dito mga ideas na ano, ng screw, pero sa dulo tsaka dulo lang. Kailangan nating ilagay yon nang hindi bababa sa 24 hours. So pag nilagay natin yan, isalpak natin, aalisin din natin yung screw pagkatapos ng 24 hours. Yan, kaya para no nails pa rin siya. Okay. Kailangan lumapat yung adhesive. Ang gagawin naman ni Kuya Sunny ngayon is kanyang i-screw, yung black screw. Yan. Pang support lang natin mga ideas. Aalisin din natin yan. Diba? Napakaganda ng pagkakabit. Kung may mga sobra man mga ideas, pwede nyong gamitan ng ano yan? Kamay. 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 Huwag pong gagayahin mga bata. Pang pa-professional lang po. Tapos mamaya gagamitin niya sa ilong niya. Hindi na po. Hindi na. Kung sakaling may tumigas mga ideas, pwede nyo gamitan ng liha. Maliliha yan. Okay. Ganun. Okay na. Tapos bukas, pwede nyo nang alisin yung mga black screw na nilagay ninyo para malinis tignan. Pero itong ginagawa natin mga ideas, kung mas gusto nyo yung black screw, walang problema dun. Kung gusto nyo ng no nails na ganito, pwede rin mga ideas. Tsaka pwede nyo rin kasing gamitin to sa ibang mga trabaho. Kahit mapakahoy man yan, mapasemento, kaya naman pabakal. Kuya Emil, pwede rin pang merinda yan, pang palaman. Pwede, para hindi ka na makaingat. Oh. Masarap to. Masarap, parang peanut butter. Oh. Masarap ulam niya kaya ganado. Tapos yung dugtungan yan. Para parang dikit yung anto doon sa dulo, magandang dikit. Yo. Pwede magkabilaan lang o tatlo, pero pwede. Basta alisin natin. Murari lang po yan. Tatanggalin din yan pag dumikit na. O diba? Hindi na nila kailangan ng eskwala. Ito na lang. Ayos. Sukatin ulit natin. Ang mahirap dito mga ideas, yung pader ninyo na palitadahan, hindi maayos, no? May mga palubog.
ang magiging problema natin. Kaya kailangan natin ng clam. Yan, tatlong black screw lang yung ginamit natin, kada isa, pang suporta. Bug na naman doon, no? Pero walang problema yan. Masilya yan, eh. Lagyan natin ng black screw yung lumubog. Yan yung mga importanteng lagyan ng support, mga ideas. Ayan mga ka-ideas, kung sakaling mayroong malaking space, gusto nyo matakpan at maging makapit ito, kasi hindi po pantay yung palitana dito, pwede nyo gamitan ng sealer. Ayan. Okay, so makapit na yan. Tapos yung space na bubungka, na maliit, kasi hindi naman natin magagawa ng paraan yan. Hindi maiiwasan kasi yan. Ayan, matakpan na, mas magiging maganda. O diba? So maraming advantage po mga ka-ideas itong paggamit ng ganitong mga sealer. So kung may budget kayo, pwede kayong mag-invest kahit konti para pandagdag tibay. So nga pala mga ideas, bali nga natatapos na namin itong buong kwarto na to. Nalagyan ng kornisa, hindi pa namin nauubos yung isang tsang ganito mga ideas. Tsaka paggamit namin dito mga ka-ideas, hindi tinipid, no? Talagang nilalagyan namin yung talagang kailangan. O diba? Tama ng singaw. Habang basa pa, pwede nyo yung padaanan ng basahan. O, yung basa para mas madali. Mas madaling alisin. Kamusta na yung ginagawa niyong kalbarok na wirings ng kisam eh? Okay na. Ngayon, nakailang na. Bali, maglalagay na lang ng ano dito mga ideas, no? Pin light. Hindi kayo natatakot sa kurinti? Takot! Hindi pa kayo nakukurinti dyan? Hindi pa. Mamaya pala. Susubukan. Tara, merienda muna tayo. Merienda muna pala. Tara. Magpalaman na kayo ang kalbarok. Emil, anong lasa ng pine nut? Sarap. Hindi naman, hindi pa tumitigas sa bunganga nyo. Sarap na. Kita nyo, ni kayo lang kung ngayon. Sabihin mo doon. Lalagyan natin mga ka-ideas yung panghuling kornisa natin dahil napalibutan na natin ang kornisa ito. Yan o. Okay. So ganoon lamang po mga ka-ideas yung paggamit ng builder's band kung sakaling bibili kayo. Kinabukasan, ng ganitong oras din lang kung pwede natin alisin yung mga ginamit nating support na mga black screw. Kung ayaw naman alisin, walang problema kung gusto niyo lang may ganyan. Pero mas malinis kapag walang black screw. Tsaka sapat na yung tibay nito sa kornisa. Tama po, si Kalbarok. Tama yan. Gamit kayo ng builder's band. Singo na tayo kasi gagamitin natin to dyan sa kisame dyan sa sala. Kasi ngayon, sa araw na to, dito lang sa kwarto muna ang ating nalalagyan.
na hindi alam. Dito naman po mga ka-IDS yung isang kwarto. So ito tatapusin ng mga kasama natin to para malagyan na rin natin to ng kornisa. Yan, yung kung anong ginawa natin kornisa doon mga ka-IDS, ganun din yung design dito. Ganun din yung gagawin yung proseso dito. Tsaka dito, yung pin light naman ng sala. Ito. Tsaka yung cove light nito. Sa susunod na videos po natin, papakita ko sa inyo yung paggawa at paglalagay. Tapos, papakita ko na rin sa inyo yung kabuang natapos. Siguradong tapos na rin to. Tsaka yung kisame dito sa kanilang kusina. Na maglalagay din tayo dito ng ano, kisame, mga ka-IDS. Akyat kayo ulit sa taas, Angkal? Hmm, yan ko yung switch sa kwarto. Opa. Nasikasa pa kasi ni Angkal Barok yung ano, sa kwarto muna. Babalikan natin mga ka-IDS itong pin light dito sa kisame, sa sala. So abangan po ninyo sa susunod na videos po natin. Asahan ko po kayo na panoorin yung magiging resulta, kabuang resulta ng ginagawa nating pagkisame dito sa bahay ni Angkal Rodel. Ayun. Muli, like and subscribe po tayo mga ka-IDS. Mag-comment po kayo kung anong gusto niyong sabihin. Bilang isang pagsuporta sa ating channel, malaking tulong na po yung pagla-like ninyo. Tapos yung pagko-comment dyan sa baba, comment nyo lang po kung anong naiisip ninyo mga ka-IDS. Kahit ano, comment nyo lang po para malaman po namin kung anong ba yung mga sabi ninyo sa ating mga ginawa. Salamat po!